Good morning sa ating lahat. Ating pag-aaralan ngayon ang tinatawag nating elapsed time. Ano nga ba ang elapsed time? Dito, halimbawa, nag-jogging ka. Nag-umpisa kang nag-jogging ng 6 o'clock. Natapos ka ng 6:30. Yung oras na ginugol mo sa pag-jogging, yan na yung tinatawag nating elapsed time. O kaya, ilang oras kang nag-jogging, yun ang tinatawag nating elapsed time. Balikan muna natin yung hour and minutes. Dito, 4:30. Itong 4 ang nagsasabi ng hour. Ito namang 30, ito yung minutes. So, 4 hours and 30 minutes. Balik tayo kay elapsed time. Paano ba natin makukuha ang elapsed time? Isubtract natin si time ended kay time started. So, dito, ang time ended ay 6:30 at ang time started ay 6 o'clock. So, isubtract natin yan. 0 minus 0, 0. 3 minus 0, 3. 6 minus 6, 0. 30 minutes, ito na po yung sinasabi nating elapsed time. Example number 2. Ang kanyang time ended ay 4:32 at ang time started ay 3:12. So, isubtract lang natin. Subtract natin 2 minus 2, 0. 3 minus 1, 2. 4 minus 3, 1. So, ito na. 1 hour and 20 minutes ang kanyang elapsed time. Doon tayo sa example number 3. Meron tayo ditong time ended na 7:45 at time started na 4:55. May cases kasi na hindi tayo diretsyong nagsusubtract. Hindi natin sinusubtract diretsyo si time ended at si time started. Kagaya nito, pansinin ninyo na mas mababa yung number of minutes ni time ended kaysa kay time started. Dito, hindi tayo pwedeng diretsyong mag-subtract. Ano ang gagawin natin? Doon tayo sa conversion. Ang 1 hour ay merong 60 minutes. So, i-convert natin yung 1 hour sa 60 minutes. Dito sa time ended, bawasan natin yung 7 ng 1. So, 7 minus 1 magiging 6. Sana natin ngayon idadagdag yung ibinawas nating 1 kay 7. Remember, 1 hour is equal to 60 minutes. So, itong 60 minutes ang ating gagamitin. Idagdag natin yung 60 minutes dito kay 45 minutes. Yan. So, 60 plus 45, 105. So, makikita mo na 105 ay mas mataas na kay 55. So, pwede na tayong mag-subtract. So, isubtract natin si time ended at saka si time started. Five minus 5, 0. 10 minus 5, 5. 6 minus 4,
2. So, 2 hours and 50 minutes, ito na ang kanyang elapsed time. Dito naman tayo sa estimating elapsed time. Meron tayong actual, time ended, which is 5:41, and time started, 2:39. Estimate natin itong 5:41 at saka 2:39 muna. Balikan muna natin kung paano ba ang round off. Meron tayong sinasabing round up at saka round down. Round up, kapag ang mga numbers ay 5, 6, 7, 8, 9, ang naging basihan mo, yun ay round up at ikaw ay magpla plus 1 sa number na ira-round off mo. Round down naman, kapag 0, 1, 2, 3, 4. Round down, ibig sabihin, wala kang ipla plus, hindi ka magpla plus or magma-minus. Retain the number. Kung anong number yung maira-round off, yun pa rin. Mag-example tayo sa rounding up and rounding down. Limbawa, meron tayong number na 23. Yung highest place value dyan, yun ang ating ira-round off. Alin dito sa 23 ang highest place value? Ones, tens. So, yung tens ang ating ira-round off, which is the number 2. Etong 3, ito na yung magiging basihan mo kung round up ba o round down. Yan. Hanapin mo si 3 dito. Nasaan si 3? Nasa round up ba o nasa round down? Siya ay nasa round down. So, wala kang gagawin kapag round down, di ba? Huwag kang magpla-plus. So, kukopyahin mo lang yung number at saka yung 3 magiging 0. Another example, 67. Ang number na ira-round off natin ay yung highest place value, which is 6. Ang magiging basahan natin ay yung 7. Hanapin natin dito ang 7. Ang 7 ay nasa round up. Kapag round up, merong plus 1. So, yung 6, lagyan natin ng plus 1. So, 6 plus 1 magiging 7. 7, yung 7 na ito, ito na ay magiging 0. Estimate natin ngayon ang minutes ni time ended at time started. Estimate natin ang 41. Si 4 ang maira-round off, yung 1 ang magiging basis. Round up ba o round down? 1. Nasa round down. So, retain the number. 4 pa rin. And then 1 will become 0. Next, dito sa 2:39, itong 39 ang ating ira-round off. Dito tayo sa 3. And then 9. Round up ba o round down? Siyempre, round up. So, round up, merong plus 1. Si 3 ang ating bibigyan or may plus 1. 2, so 3 plus 1, 4. Yung 9 magiging 0 na. So, pwede na tayong mag-subtract. 0 minus 0, 0. 4 minus 4, 0. 5 minus 2, 3. So, ito na ang estimated elapsed time. 3 hours.